Maliban sa dalawang palapag na bahay na ito na yari sa Kahoy, ayon sa pulisya, pagmamayari rin ng pamilyang Parohinog ang lote na ito, kung saan nakatirik noon ang isang malaking bungalo. Ayon sa isang kaanak, pinagiba ni Mayor Reynaldo Aldong Parohinog ang bahay Pebrero nitong taon. Tanging ang sahig at bahagi ng basement ang naiwan. It's very obvious ba na ganun ang tao para mapakita na malinis, pobre, pulubi, so ganun lang. Ang pag-iba ng bahay, sabi ni Espinido, ay paraan umano para itago ng pamilya ang kanilang kaduda-dudang yaman. Ang napatay na alkalde at kanyang anak na si Vice Mayor Nova Princess Parohinog ay kapwa nanirahan dito. Mga isang kilometro mula rito may malamansyon na bahay naman si Konsehal Ricardo Parohinog na pinaghahanap din ng mga pulis. Di masabi ng mga tagapangalaga ng bahay kung kailan siya huling umuwi dito. Ang nakababatang kapatid ng alkalde, si Konsehal Parohinog, o mas kilala bilang Ardot, ay naka-leave of absence mula simula ng taon. Idinadawit din siya sa krimen. Ayon sa mamang ito na hiniling itago ang kanyang pangalan, personal niyang kilala si Ardot dahil naging bahagi siya sa mga umano'y iligal na gawain ng mga Parohinog sa loob ng halos dalawang dekada. Ang kanyang mga gawain, drug courier, hired killer at napabilang sa mga big-time bank robbery. Isa na siyang informant ng gobyerno at handa umanong isiwalat ang lahat ng kanyang nalalaman kaugnay sa kontrobersyal na pamilya. Kahit na sino, kahit na ano ka pa, kahit anong opisyal ka pa, kapag order, utos nila na patayin ka, papatayin ka rin, sir. Let them present him in court. Bakit sa media? Kung talagang credible siya, then we'll hear his testimony in court. Ang ano ba, walang relevansya dun sa allegations na yung raid used excessive force. Tuloy ang pagbuwag sa mga umano'y kasabwat na sindikato ng mga Parohinog. Mahigit 200 armas kabilang dito ginamit umano sa mga krimen ang isinuko na sa PNP. Muling binalaan ni Espinido ang mga suspect na at large pa rin sa ngayon. Yeah, pero pinakadabis sana para walang ibang mangyari ba? Sender. Ilan sa mga alkalde ng Misamis Occidental kasabay ng pagbisita sa burol ng mga Parohinog nakiusap sa PNP na maghinay-hinay. Nangangamba sila sa magiging epekto ng madugong police raid sa kanilang mga komunidad. Si Mayor Diego T. ng Claridel planong magpahinga muna at mag-leave. Ako nga, parang nawalan akong ng ganang mag-mayor, no? Kasi nakakatakot na rin pala. Sa harap ng takot at tensyon, dumating ang dagdag na puwersa ng PNP sa Osamis. Ayon kay Espinido, walang dapat katakutan ang mga opisyal at residente. Yan kung wala silang illegal na tinatago. Mula sa Osamis City, David Santos, CNN Philippines. Narito ang mga